Tila nagbabalik ang multo ng nakaraan. Ang napatay na leader ng Ozamiz Group na si Ricky Cadavero alias Kambal, dati rin palang miyembro ng sindikatong Kuratong Baleleng ng dekada 80. Tanong ni Justice Secretary Laila De Lima, hindi kaya sinadyang patahimikin si Cadavero at ang kasama niyang napatay na si Wilfredo Panogalinga alias Kulot, kaya't pinatay sila habang ineeskorta ng mga pulis. Samantala, nirelieve sa pwesto at inilagay sa floating status ang ilang mga opisyal at tauhan ng PNP dahil sa pagkakapatay kina Cadavero at Panogalinga. My report, si Sherry Ann Torres. Buo ang loob at madiskarte. Ganito ang paglalarawan ng CIDG kay Ricky Cadavero alias Kambal, ang itinuturong leader ng Ozamiz Robbery Group na napatay sa barilan gabi nitong Lunes. Dati, naging tauhan daw si Cadavero ng kilabot na Kuratong Baleleng Gang. Kilala ang grupong ito sa mga holdapan sa bangko. Bago mauwi sa pang-holdap, ginamit daw sila laban sa mga komunista. Dati nun, as agent, as competential agent, talaga nakakatanggap ka ng sweldo sa gobyerno nun. Eh yung nawala na yung item nila as agent, so yun na, nawalan sila ng trabaho. So dito siguro sila luminya. Noong 1995, napatay ang ilan sa mga leader ng Kuratong Baleleng sa isang rub-out na kinasangkutan ng Presidential Anti-Crime Commission o PACC. Ang mga natira, gaya ni Cadavero, nagtayo raw ng sariling grupo. Pinaghahanap pa ang mga kasamahan ni Cadavero, gaya na lang ni Romeo Baluran alias Martin Lico at alias Bogart. Para kay Justice Secretary Leila De Lima, dapat magsagawa ng mas malalim na investigasyon kaugnay ng pagkamatay ng dalawang miyembro ng Ozamiz Group. Merong bang dahilan para i-silence si Cadavero? Tanong ko yan. Meron kayang dahilan para ma-silence? Marami bang alam si Cadavero? Kanina, inanunsyo naman ni DILG Secretary Marujas ang pagkaka-relieve kay Chief Superintendent Benito Estipona bilang Direktor ng PNP Calabarzon. Kaduda-duda itong mga pangyayaring ito, hindi nasagot ang napakaraming mga katanungan. Talagang aalamin natin at papanagutin natin kung sino dapat na managot dito. May mga intelligence reports na napakalaking sindikato ang nasa likod dito at ninais nilang patahimigin, i-silence itong si Mr. Cadavero at ang kanyang kasama na codename Kulot. Inilagay naman sa floating status ang ilan pang opisyal ng Calabarzon Police, habang restricted to quarters naman ang 10 non-commissioned officers na kasama sa operasyon. Utos daw kasi ni Purisima sa New Bilibid prisons na dalhin si Nakambal at Kulot. Malaking nawala sa PNP yung opportunity to know some information. Yun yung link nila sa law enforcement maybe, or link to other people. Kasabay nito, natunto naman ng NBI at Commission on Human Rights ang tatlong testigong nakakita di umano sa pangyayari. Kwento nila, hindi motor kundi kotse at isang SUV ang nakita nila nakaharang sa kalsada habang paparating ang van. Isang lalaki raw ang bumaba na sinunda ng sunod-sunod na putok. Ilan sakyan ka lang dito po? Dalawa po. Dalawa sakyan. Ilang tao po nandun? Dalawa. Para sa NBI, malaking bagay ang impormasyong ibinigay ng mga testigo. Pero ang problema, takot ang mga itong masali sa investigasyon. Mahirap po kasi, ba't makapatid kami yung mga. And then he saw a person lying face down doon sa ground, sa kalsada mismo, underneath ng white van. That's all according to him. Kaya binabalidate pa namin yun. Kanina nabulabog naman ang mga otoridad sa granadang natagpuan ilang metro ang layo sa ambush site. Sa inspeksyon, nakita rin ang isang slug at isang shell ng bala sa puting van. Indikasyong may nagpaputok sa loob ng sasakyan. Sherry Ann Torres, GMA News.